mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Salamat po pala sa pagbahagi ng aking kwento noong nakaraan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw din po sa inyong masugid na taga-subaybay at taga-pakinig. Ako po ulit ito, si Cecilia, yung nagpadala ng kwento ni Kunching na may pamagat ng Yanggaw ng Kapitbahay. Nais ko lang din po sagutin ang katanungan ng isa sa mga taga-sumusubaybay. Kung ano ang nangyari sa hayop na lumabas galing kay Kunching. Pinatay po ng albularyo ang hayop ayon kay Lola. Dahil maaari umano itong bumalik doon sa nagmamay-ari nito. Sa pagkakataon na ito ay ibabahagi ko naman ang karanasan mismo ng aking pamilya. Hayaan po ninyo na itago ang mga pagkakakilanlan ng aking angkan at sa angkan na may malaking galit sa amin. May kasalanan kasi kaming nagawa at nakapaminsala ng buhay na hindi naman namin sinasadya. Bueno, Sir Seth, umpisa na natin kung inyong mamarapatin. 13 anyos pa lamang ako sa taon na ito. May 5 kapatid po ako. Bali yung mga sumunod sa akin ay 3 lalaki tapos 2 babae. Ako ang panganay. Yung tatay ko ay isang magsasaka. Yung nanay ko naman ay naglalabas sa mga kakilala. Payak at masagana ang buhay na meron kami kahit medyo kinulang o salat kami sa material na bagay o sa pera noon. Isang masaya at malaking pamilya ika nga. Yung bahay namin ay medyo malayo sa kalsada. Dadaan ka muna sa medyo magubat at matalahib na parte bago mo pa marating yung kalsada. Mga 30 minuto na lakaran kung medyo mabilis ka maglakad. Tapos yung parte ng lupain na tinitira namin ay pribado. Hindi po namin pagmamayari. Nakitira lamang po kami sa lupain na ito. May mga saging, niyog at iba pa mga tanim na namumunga. Hindi pa uso ang kuryente kasi mahal pa ang pagpapakabit noon ng kuryente. Pahirapan ang pagpuproseso kaya tanging gasera at lamparelya ang nagbibigay sa amin ng liwanag kapag sumapit ng gabi at madilim na ang paligid. Noon, 4 pa lamang ng hapon ay dapat nakasain ka na. Nakapag-igib na ng tubig at dapat wala na rin bibilin pa sa baryo. Gawa nga ng malayo at madilim ang daan. Kumbaga, kailangang pagsapit ng 6 ng gabi. Nasa loob na kami ng bahay. Buwan ng Abril, bakasyon noon. Ito yung panahon na sana ay hindi na lamang talaga nangyari. Holy Week. Bali yung tatay ko, Sir Seth, ay hindi na siya umalis ng bahay kapag ganito. Mas pipiliin niya na hindi muna pumupunta sa sakahan. Naisipan niya na magpirmi muna sa bahay noon. Habang nasa bahay naman siya, naisipan naman niyang kumpunihin itong bubungan namin na hindi namin malaman kung anong klaseng hayop ang bumabagsak dito. Gawa nang talagang nabubutas ang bahagi na kinababagsakan niya. At dahil yari lamang sa kawayan at nipa ang bubungan namin at medyo marupok na rin, kaya talagang nasira ito. Kapag humiga ka, halos tanaw mo na yung mga bituin sa lapit pati buwan tuwing gabi. Ginamit muna ng nanay ko yung naipon niyang pera para ipambili ng materyales na gagamitin sa pagkukumpuni ng bubungan namin. Yung nanay ko, likas na masino pagdating sa pera. Tanda ko pa yung isang dipang kawayan na alkansya niya. Tapos bibiyakin kapag kapuno na ito ng tigsi-5 at tigsi-10 na barya. Lunes, Abril 14. Nagumpisang kumpunihin ng tatay ko yung bahay namin. At kasama niya sa pagkukumpuni ang 2 kong kapatid na lalaki.
Bata pa lamang po kasi sila pero batak na sa pagtatrabaho. Lalo na sa pagkukumpuni ng kung ano-ano. Webes, Abril 17. Halos patapos na sa pagkukumpuni ang bubungan ng bahay namin. At itong petsa nga na ito ay nangyari ang hindi namin inaasahan. At aakalain na makakapinsala ng buhay na hindi naman namin sinasadya. Alas 3 ng hapon, masaya naming pinagsaluhan ang nilagang hilaw na saging na isasawsaw sa ginisang bagoong. Alam na mga Bisaya ito, yung ginamos. Ang panulak pa namin noon ay mainit na kaping mais. Alas 4:30 ng hapon, abala noon ang tatay ko sa pagligpit ng mga gamit na kinagamit sa pagkukumpuni ng bahay namin. Biyernes Santo na kasi kinabukasan noon at bawal di umano ang paggamit ng matatalim na gamit. Yung nanay ko naman at ako ay abala sa paghahanda ng hapunan. Tapos, yung tatlong kapatid ko na lalaki ay nag-iigib naman ng tubig sabay hindi naman masyadong kalayuan na igiban ng tubig noon. Etong dalawang maliliit naman, naghaharutan, naglalaro sa may sala. Alas 5:30, palubog ng araw. Medyo dumidilim na ng konti ang paligid noon. Dito sa oras na ito ay narinig naming tumahol itong aso namin na nakapwesto sa may bukana ng bakuran namin. Yung tipong tahol na animo ay may nakikita na kakaiba. Yung hindi namin nakikita pero may tinitingnan siya doon. Inutusan ng tatay ang mga kapatid kong lalaki na gumayak na sa loob ng bahay. Dahil may mga nilalang diumano na dadaan. Saktong alas 6 ng gabi kung saan nag-aagaw na ang liwanag at dilim, ay nakaamoy itong nanay ko ng hindi kaaya-aya na amoy noon. Alam niyo yung amoy na galing sa imbornal na hinaluan ng amoy ng septic tank? Pasintabi po sa mga kumakain. Pero yun bang mas gugustuhin mo na lamang na huwag huminga dahil nakakasulasok ang amoy ng mga yon? Nang walang ano-ano, biglang umangil itong aso namin. At saksi kami sa kung ano ang nakita ng aso namin noon. Alanganing aso at alanganing kambing ang nakita namin, Sir Seth. Sobrang laki ng hayop na ito at gigil na tinititigan ng aso namin. Kung nakakita na kayo ng anak ng kalabaw na may edad na 3 buwan mula sa pagkapanganak, ganun kalaki kung ihahalin tulad itong nilalang na ito. Dire-diretso itong tinungo ang beranda ng bahay namin at binangga ang pintuan na hanggang bewang ang taas nun. Palakad-lakad ito sa loob ng beranda ng bahay hanggang sa binabangga na ng nilalang na ito ang mismong pintuan ng salas namin nun. At dahil sayari lamang ito sa kawayan ay unti-unting nasira ang pintuan namin. Sinabi ng tatay ko na ipasok sa kwarto ang mga kapatid kong maliliit. Nang sa ganun ay hindi ito madadamay at kasama nila sa loob ang 2 ko pang kapatid na lalaki noon. Sa tuloy-tuloy na pagkalabog at pagbangga nitong nilalang na ito, ay siyang tuluyan na nang ikinasira ng pintuan namin noon. Hanggang sa walang ano-ano'y, nakapasok na ang nilalang na ito sa may sala. Nakikiramdam ito sa amin. Bali ang naiwan sa sala ay ako, nanay ko, tatay ko, at ang kapatid na sumunod sa akin. Habang yung 4 ko pang kapatid ay nasa loob ng kwarto noon. Yung pwesto namin, ako ang nasa tapat mismo ng pintuan kung nasaan mismo ang mga kapatid ko.
Yung tatay ko naman sa may pintuan papuntang kusina. At yung nanay at ang kapatid ko na lalaki ay nasa bandang kaliwang bahagi ng sala namin noon. Malapit sa bintana. Pinapakiramdaman din namin ang nilalang. Lumapit ito sa akin. Inamoy ako. Sinunod niyang nilapitan ay ang nanay at kapatid ko noon. At dahil sa tindi ng amoy ng nilalang na ito, naduwal itong kapatid ko. Pagkaduwal niya, bigla itong sinakmal ng nilalang pero mabuti na lamang at nakailag ito. Kaya dumiretso sa dingding itong nilalang na siyang ikinabutas ng dingding namin, Sir Seth. Biruin mo, Sir Seth, kakaayos lang yung sira naming bubong pero sinira naman yung bahay namin. Pero wisyo talaga. Dali-dali namang hinataw ng itak ni tatay sa likuran itong nilalang na ito na siyang dahilan ng pag-angil niya. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano ito nagbagong anyo. At sa isang iglap, naging isa itong tao. Matapos ng ilang segundo ay bumalik na naman ito sa pagiging hayop na anyo. Bigla naman itong sinakmal ang tatay ko. Pero hinataw ulit siya ng itak. Dahilan, para mas lalo itong manggalaiti sa galit. Dito ay nagkaroon ng labanan ng tatay at ang nilalang. Nakipagbuno si tatay ko sa nilalang na ito. Nang hindi sigurado kung mananalo siya sa laban na yon. Sa kabilang banda ay nagdikdik ng bawang ang nanay ko, Sir Seth. Hinaluan niya ito ng asin na may halo pang katas ng kalamansi. Isinaboy namin ito sa nilalang, kaya napagawi ang pansin nito sa amin noon. Nang akmang susugod na sana ito, ay hindi na nag-atubili pa ang nanay na saksakin ito ng kutsilyo na yari sa tanso. Itong kutsilyo na ito ay galing pa ito sa lola ko. Inihabilin niya ito sa nanay ko. Ang nilalang na ito ay natamaan sa bandang dibdib noon. Alam kong hindi kalaliman ang saksak na tinamo ng nilalang pero pakiwari ko'y hindi nito naiintindihan ang sakit na dulot ng pagkakasaksak sa kanya noon. Umangil ito ng malakas at nooy tinungo ang nawasak na dingding at tuluyang lumayo at lumisan sa bahay namin noon. Nanahimik kami ng ilang sandali. Nakiramdam na baka sakaling bumalik ang nilalang na ito. Hindi na namin naisipang kumain ng hapunan noon. Bunga ng hindi namin maipaliwanag. Ang takot, kaba, at halu-halong pagtataka. Kinabukasan, Biyernes Santo, Abril 18. Abala ang mga taga-baryo sa ginaganap na prosesyon o yung Station of the Cross. Hindi na kami sumabay sa prosesyon dahil sa puyat at pagod pa kami sa nagdaang gabi. Kaya ang ginawa na lamang namin ay nanatili sa bahay at nag-alay ng dasal. Tuwing Biyernes Santo ay may pinapainom sa amin ang tatay ko. Ito yung buto o bunga ng talaib na tinatawag na daat. Hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog basta ang alam ko lang na kapag nasugatan ka sa dahon ng halaman na yan ay 2 o 3 linggo bago maghilom ang sugat na ito. Yung nanay ko naman ay gumagawa ng lana o langis na galing sa niyog noon na hinaluan ng asin, dahon ng bawang at kalamansi. Sinasabi ko, Sir Seth, na hindi magugustuhan ng sino man ang amoy ng langis na ito. Pero epektibo siya sa mga sugat o kagat ng mga insekto. Natapos ang araw na ito ng matiwasay. Abril 19, Sabado de Gloria. Tinanghali na kami ng gising. Siguro ay dahil na rin sa pagod, puyat at takot kaya hindi namin namalayan na 10:00 na pala ng umaga noon. Pagdating ng hapon ay inutusan ng nanay ko yung kapatid kong lalaki na bumili ng asin sa baryo.
Gawa nga nang naubos na yung asin dahil pinangsaboy namin doon sa nilalang na napadaan noong ika-Webes ng gabi. Alas dos nang pumunta sa baryo itong kapatid ko. Nang bumalik ito ay hinihingal pa sa kakatakbo. Sabi nito, may patay umano sa may ilog. Lalaki, hindi pa umano kilala kung sino. Dahil na rin sa nakiosyoso kami ay pumunta kami sa may ilog nun. Bali 20 minutong lakaran ay ilog na ito. Yung nakitang patay ay may sugat sa may likod, sa balikat, sa may bandang kilay. At higit sa lahat, sa may dibdib. Na kung hindi ako nagkakamali, sa pwesto na yun sinaksak na nanay ko yung aso na sumugod sa bahay namin. Dumami ang mga tao sa lugar kung saan natagpuan ang katawan. May dumating na nagsasabing kaanak nilang lalaking yon. Isang babae na sa tansya namin ay nasa 40 o 45 na at isang dalagita at binatilyo. Niyaya ako ng kapatid ko na umuwi na dahil hapon na. Manguli na tama ng basin maabtan tanggit sa dalan. Umuwi na tayo ate. Baka maabutan pa tayo ng dilim sa daan. Etong isang kapatid ko ay may ibinulong sa akin na nakita mo yung kwintas ng lalaki. Parang kawig doon sa kwintas ng aso. Napansin niyo ba? Napatango na lamang kami at senenyasan na lamang siyang tumahimik noon. Nang akmang aalis na sana kami, ay napadako ang tingin ko doon sa babae. Malalim ang pagkatitig dito sa amin na tila ba may sinasabi sa isipan niya. Tumalikod na ako at tumalis na nga noon. Nang may kung anong narinig ako sa gilid ng tenga ko sir sat na sinabing, magbabayad kayo. Gagantihan namin kayo. Ibinalik ko ulit ang tingin ko sa kanila at sinabi sa isipan ko na wala kaming kasalanan. Hindi namin sinasadya. Nagbabae ito ng tingin at kitang-kita ko kung paano dumilim ang itsura ng babaeng ito. Tinapik lamang ako ng kapatid ko na sinabing tara na at doon ako naimasmasan. Pagdating ko sa bahay, hindi mawala sa isipan ko ang mga salitang narinig ko noon. Nanatili akong tahimik buong gabi. Habang itong kapatid ko na pangatlo sa amin ay nagkwento doon sa nanay at tatay ko. Literal na malaki talaga ang boses ng kapatid ko na ito. Kaya natahimik yung mga magulang ko sa mga naikwento nitong bata na ito noon. Kinausap ako ng mga magulang ko na kung maaari, manatili kaming gising hanggang madaling araw. At yun ang ginawa namin. Pagkatapos namin magkapunan ay sinadya ko talaga magluto ng sinangag na mais noon. Yung gagawing kape. Mabango ito lalo na kung maayos ang pagkakasangag nito. Gising kami hanggang alas 4 ng madaling araw ng Linggo. Sa araw na ito ay kinupuni ng tatay ko yung dingding na nawasak. Tinabingan lang kasi namin ng sako yung dingding at pinalipas ang Biyernes noon. Naging maayos naman ang takbo ng araw, Sir Seth, mula sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Dumaan ang araw, Linggo at buwan, hanggang sa dumating ang isang araw na hindi naming inaasahan na mangyayari pa. Hunyo 20. Maaliwalas, masaya, payapa at payak ang araw na ito. Inbang hindi mo aakalaing may mangyayari na hindi inaasahan. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng umuwi galing saka ng tatay ko. Inilapag niya muna yung mga pinamili niya sa mesa. At nagwika ng maaga tayong maghahapunan ngayon. Kasi may mga bisita tayo. Naghihintay na imbitahin natin. Napaispid na lamang ang nanay ko. Pagkatapos maghapunan ay inutusan ng tatay ko yung nanay na ipasok sa kwarto ang mga batang maliliit. At sinabing yung mga kapatid ko na lalaki ang magbabantay sa mga batang yon. Dahil ako umano at yung nanay ko ang kasama niyang
haharap sa mga bisitang nag-aabang sa may labas. Binilinan ng nanay ang mga kapatid ko na wag na wag lumabas sa kwarto nun. Isarado ito. Pinahiran muna ng nanay ko ng langis ang harapan ng pinto ng guhit na krus. Tapos ay inilagay ang salamin sa harap mismo ng pintuang yon. Ang kaninang maaliwalas na panahon sa gabi ay napalitan ng maalinsangan na panahon. Bigla ring nagbago ang ihip ng hangin. Lumabas kami ng bahay. Bitbit ang gasera o lamparelya na siyang nagbibigay ilaw. Hindi kami lumagpas sa bukana ng bakuran ng bahay namin. Nagsalita ang tatay ko ng, "Ikaw man dyan na doy, anhi diridayon. Ikaw pala yan doy, halika dito, tumuloy ka." Nagulat kami ng nanay ko dahil kakilala pala ng tatay ko yung bisitang sinasabi niya. Pero tumalim lamang ang tingin nito at sinabing, "Alam kong alam mo ang sadya ko dito." Sumeryoso ang itsura ng tatay ko nang marinig na yon. Sa unang pagkakataon ay nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng tatay ko. Binaling niya ang tingin niya sa sinasabing bisita at nagsalita ng, "Alam ko ang pakay niyo, Doy. Alam kong marami kayo pero masigit na marami kami." Na siya namang ikinagulat namin ng nanay ko. Pero sumagot lamang ito ng, "Iniligtas mo ang buhay ko nonto at utang na loob ko yun sa'yo pero nang niyari mo ang pamangkin ko, bayad na ako. Amanos na tayo." Sumagot naman ang tatay ko ng kung ano man ang nangyari ay hindi namin sinasadya. Pero kung mauulit man ang ganong sitwasyon, ay uulitin din namin ang ginawa namin noon. Lumisik ang mata ng nasabing bisita, Sir Seth. Dumako ang tingin niya sa akin pero sinabihan siya ng nanay ko na huwag mong gagalawin ang anak ko. Hindi ninyo magugustuhan ang mangyayari. Na talaga namang diniinan pa ng nanay ko ang pagkakasabi noon. Ngumiti itong bisita at sinabi sa tatay ko ang mga katagang, "Maaring mapapatawad namin kayo pero maniningil pa rin kami." Sinagot ito ng tatay ko, "Siguraduhin mo lang na marami kayo dahil alam kong alam mo ang kaya kong gawin." Hindi nagsalita itong Doy at inutusan ng mga kasama niya na lisanin na ang lugar namin. Hindi ko maintindihan ang tatay ko noong mga panahon na yon. Pero alam kong kakilala niyang bisitang nabanggit. Lumipas ang linggo, buwan na taon. Hindi na rin kami ginambala pa sa kung anumang klaseng nilalang ang gumagambala sa amin. Pero sigurado akong aswang ang mga ito. At alam ko rin hanggang ngayon ay tahimik silang nagmamanman at nag-aabang ng tamang oras para makagante. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? Shoutout sa bago at kay mga nag-renew ng kanilang membership. Salamat po, Dean Mark Arisgado. Bago po siya, thank you po sa pagpa-member. Happy 1 month kina Villa Dothel and April Ann Biglang Awa. Happy 3rd, Christy Sera Maribel Lobrigo. Sorry. Kentaro Goziauco and Leoviline Sulyon. Happy 5th, Queen Athena. Happy 7th, Thomas John Gulisaw. Happy 9th, Gentle 77. And praise the Lord God Jesus. Happy 14th, Elsie Diacosta. Happy 16th, Jelian Sibayan. Happy 21st, Maria Andrea Luz Tubianosa. Happy 23rd, Mirna Cabalonga. Happy 29th, Nala 15 Evangelista. Happy 30th, Pidotsky TV. And happy 32nd, Anya.
Sa mga nag-message naman, Sir, pa-shout naman po ang Facebook page ko, Sean Roganas, at YouTube channel ko na The Sean TV. Magko-comment sa ano natin, ha? Hanapin niyo mga hagili, magko-comment siya tapos para subscribe na rin kayo. Bago pa lamang po sa channel ko na bago pa lamang po yung channel ko na inspired po ako sa mga content mo. Patuloy na rin po mag-promote ng Facebook at YouTube. Member po ako ng LGBTQ Sierra Raganas. Malaking tulong po sa akin, sir, dahil i-operan po ako sa retro pancreatic mass. Tsaka po may HEPA na ako at TB dahil po na-complicate na yung liver ko dahil sa tumor ko. Yun. Pagaling ka and good luck po sa future mo sa vlogging. Shoutout din kay John Ray Castillo. And sir, shoutout naman po kami dito sa amin. Grabe ni Miss Kay. Magpa-shoutout sa iyo. Shoutout po sa mga rito sa Villa Florida. Lalo sa mga masugid mong tagapakinig. Grabe yung nagagadan sila sa boses mo, from Lex Briones. Good day, Sir Seth. Pwede pong pabati ng mga taga-palengke ng Imus. Mga taga-Imus dyan. Natutuwa lang kasi ako tuwing napapadan ako sa may gulayan, banda sa palengke ng Imus. Nadadaan ko tong dalawang lalaki na ikinig sa mga kwento mo habang nag-aayos ng mga gulay. Gabi-gabi ko silang nadadaanan pagpapasok ako ng trabaho. Magandang gabi sa inyo. From Mick Albar, thank you po sa inyo dyan. Ayun mga kagiliw, maraming maraming salamat sa inyo. Syempre, bukas ulit.